Arnold Clavio, dinaan sa pagpapakwela ang pagbingwit sa menor de edad noon na si Sara Balabagan. Si Sara Balabagan ay ipinanganak noong August 16, 1979. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya sa Mindanao. Dahil sa kahirapan at sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang mga magulang, ay nagdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa. Naging biktima siya ng human trafficking. Dahil sa edad na 14 years old, ay inilusot siya ng kanyang recruiter para manilbihan sa Middle East bilang isang domestic helper. Pinalabas lamang na siya ay 28 years old na. Sa kanyang paninilbihan ay pinagtangkaan siyang halayin ng kanyang amo at bilang pagtatanggol sa sarili ay napatay niya ang kanyang amo noong July 19, 1994. June 26, 1995 nang hatulan siya ng UAE Trial Court ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Naantig ang puso ng maraming Pilipino sa kinasapitan ng batang bata na si Sara Balabagan. Maraming Pilipino ang nagprotesta at hiniling na palayain si Sara. Umapila rin ang Pangulo ng Pilipinas noon na si Fidel V. Ramos sa pamahalaan ng UAE na pigilan ang death penalty kay Sara. Sa naging pag-uusap ay ibinaba ang parusa kay Sara sa isang taong pagkakakulong at 100 beses na paghampas ng baston, gayon din ang pagbibigay ng blood money. Isang mayamang negosyante Filipino ang nahabag kay Sara at nagbigay ng blood money sa halagang $40,000. At doon nga ay pinalaya si Sara matapos ang kanyang sentensya. Ayon kay Sara, nagkakilala sila ng broadcaster na si Arnold Clavio habang siya ay nakakulong pa noon sa Middle East. Ito ay nandumalaw kay Sara sa piitan ang mayamang negosyante na nagbigay ng blood money sa kanya, kasama si Arnold Clavio at iba pa. Si Arnold ang nag-cover ng story ni Sara para sa kanyang TV network. Nang makalaya si Sara at makauwi sa Pilipinas noong August 1996, ay doon na naging malapit sa isa't isa sina Sara at Arnold Clavio. Yung sense of humor po ni Kuya Arnold Clavio, kahit gaano ako kalungkot, kahit umiiyak ako, napapatawa niya po ako. Just imagine po na galing ako sa kulungan, kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify ang nagawa ko po. Siya po yung isang tao na kauna-unahang nagpasyal sa akin at nagsama sa loob ng sinehan sa Maynila. Ako naman po tuwan-tuwa, napakabait naman po ni Kuya Arnold. Yun po pala. Yun lang po, inaamin ko po na si Arnold Clavio ang ama po ng panganay kong anak. Alam ko po, nagkasala po ako. Marami ang nagtataka kung bakit sa loob ng 22 years ay nagawang ilihim ni Sara ang relasyon nila ni Arnold na tumagal mula 1996 hanggang 1997. Ayon kay Sara, mahigpit na bilin sa kanya ni Arnold na huwag aamin tungkol sa kanilang relasyon kahit paano ang mangyari. 17 years old pa lang po ako noong mga panahong yun, kaya naniwala po talaga ako. Ang nagustuhan ko po talaga sa kanya ay ang pagiging makwela niya. Palagi niya po ako pinapatawa kahit malungkot na malungkot ako. Sa kanyang Facebook Live, kamakailan lamang ay isiniwalat niya na ang relasyon nila ni Arnold Clavio noong menor de edad pa lamang siya ay nagbunga ng isang sanggol. Siya ay nabuntis ni Arnold Clavio. Nagdesisyon si Sara na tapusin ang kanilang relasyon noong siya ay mapasok bilang Christian mula sa pagiging Muslim. Sa ginawang revelasyon na ito ni Sara ay marami ang nagtatanong, bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon niya naisip na pasabugin ang sekretong ito na matagal niyang kinimkim? Ayon kay Sara, ito ay bilang sagot lamang sa viral post involving Arnold Clavio kung saan nadawit ang kanyang pangalan. Gusto niya rin bigyang linaw ang lahat dahil may taong pinagbibintangan na siyang ama raw ng kanyang panganay. It's God's will ng Panginoon na gawin ko ito para maitama ko na yung mga dapat itama. Ang maituwid, ang dapat maituwid. Ikinuwento rin ni Sara na alam ng misis ni Arnold Clavio ang mga namagitan sa kanila ng kanyang asawa at ito parang mismo ang nag-reach out sa kanya through messenger at sinabing pinatawad na siya nito. Sa huli ay humingi ng tawad si Sara sa lahat ng taong nadamay at nasaktan sa pakikipagrelasyon niya kay Arnold noon. Si Arnold Clavio ay 31 years old noon habang si Sara naman ay 17 years old. Ayon sa mga usap-usapan ay maaaring masibak si Arnold Clavio sa mga shows niya sa GMA7.
Bilang broadcaster ay hindi makabubuti ang rebelasyong ito para sa tulad niyang tagapaghatid ng balita.